Magandang hapon sa inyong lahat. Narito ang aming pangkat na binubuo ni Lopez Arena, Madrid Carl, Mendoza Aquia, Mendoza Roberto, Metcalf Arkin at Quismondo Juan upang talakayin si Ronaldo Ruiz Ocampo. Pa ba si Ronaldo Ruiz Ocampo? Siya ay pinanganak noong 1911 sa Santa Cruz, Manila at namatay noong 1917 sa Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang mga magulang ay sina Emilio Ocampo Salguero at Delfina Ruiz Isat. Maliban sa kanyang mga nagawa sa larangan ng pagpipinta ng visual arts, nag-aral muna siya ng law, commerce at creative writing na siya ay naging isang writer muna. Sa kanyang trabaho bilang writer, nakagawa siya ng ilang mga periodical sa Taliban Newspaper at Manila Sunday Chronicle. Naging scriptwriter at director din si Ronaldo Ocampo sa ilang palabas sa telebisyon pati na rin sa mga Filipino Players Guild. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga estilo na ginamit ni Ronaldo Ocampo at mga kahalagahan ng mga gawa. Tayo naman ay magtungo sa estilo ni Hernando Ocampo sa pagpipinta. Kilala si Hernando Ocampo bilang isang tanyag na abstract painter. Sinimulan niya magpinta noong mga 1950s. Doon talaga siya nag simula magpinta ng mga abstract. Sa katunayan, sinimulan niya magpinta ng abstract dahil meron siyang intensyon na gumawa ng panibagong estilo ng pagpipinta. Ngayon, yung panibagong estilo ng pagpipinta na yon ay nakabase sa Philippine flora at fauna. Ang Philippine flora at fauna naman ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang flora, ibig sabihin ay bulaklak o halaman, at ang fauna naman ay ang hayop. Ngayon, yung mga pininta niya, kinukonsider na visual harmony sa larangan ng pagpipinta. Kaya naman talagang napaka-aesthetically pleasing sa mata ng kanyang mga obra. Bukod pa doon, kaaya-aya talagang tignan at saka nagmumukha siyang gumagalaw dahil merong optical illusion kumbaga na nangyayari na parang nage-expand yung kanyang mga obra dahil sa mga overlapping patterns. Maiba lang ano, dahil nabanggit na natin ang kanyang mga obra, more on red talaga yung mga obra niya. Yung mga pagkukulay niya, pagsishade niya, talagang kulay pula. At nag-range yun from golden crimson to deep oranges. Yun yung mga kadalasan yung gamit na kulay sa obra niya. Isang example na nga rito ay yung paglikha niya ng A Sonata for September. Ayun ang pangalan na kanyang obra na talagang pinapakita yung mga kulay na yon. Kitang-kita dun yung mga golden crimson at saka deep oranges na shade. In the last segment, we talked about Ocampo's art style of abstraction, which follows heavily with modernist traditions. And modernism is not just a style of art, but also a philosophy of art. Modernism was conceived as a sort of rebellion against 19th century rigidism, the structure, the sort of like traditional forms of arts and architecture and all of these things that many artists felt were restrictive or rigid. And we can clearly see this in Mr. Ocampo's work. We saw in the last segment that his art style was very abstract. It focused heavily on abstraction, which originally began with the assumption that color and shape formed the essential characteristics of art. Western art was always underpinned by things like, you know, logic. It had to be a perfect copy of reality that would make sense in real life. But with abstraction, it gave artists the ability to decide that the colors and the shapes were more important than whether or not the art would make logical sense. And we can see this in Ocampo's focus on the arrangement of pure color to represent emotions and movement and nature in and of itself. And I'd say that it's safe to say that Hernando Ocampo would have this belief, this philosophy about his art, because we can see that it's meant to exhibit the natural beauty and wonder
of the natural world of the Philippines and of the Filipino people. And his works evoke the lush Philippine landscape with all its flora and fauna under the sun and rain in the fierce and bold colors that he uses. His art has exhibited philosophy that the colors and shapes hold more importance than showing the beauty of the Philippines, rather than what makes sense or trying to capture reality. And in the next segment, we'll look over the significance of his significant works. Atin namang talakayin ang mga tanyag na obra ni Hernando Ocampo. Ayan, bunga ng estilo at layunin ng kanyang pagpipinta ay isa sa mga pinakatanyag na kanyang obra ay itong Mutation noong 1950. Makikita natin na parang ito'y naglalarawan ng isang amoeba or parang cellula o bacteria na may pattern na polka dots. Makikita rin natin dito na parang nilapatan siya ng mga tropical na kulay. Gaya ng, ayan, kahel, dilaw, asul, at saka berde. Ginamitan niya ito ng dumadaloy na cubistic pattern. Sa katunayan ay matagal niyang tinuklas at pinagbuti ang pag-aaral o pagdiskubre sa temang ito na tumagal ng 28 years. At isa talaga sa pinakamaituturing sikat na obra ni Hernando Ocampo ay itong Sui Generis na ginawa niya noong 1968. Isa ito sa pinakamalaking pyesa na matatagpuan sa Cultural Center of the Philippines. At ito ay matatagpuan sa malaking telon ng entabladong tanghalan ng Nicanor Abelardo. Kopya ito ng kanyang oil painting na pinamagatang Genesis. Kung titingnan natin, ang obrang ito ay mistulang apoy na nagbibigay liwanag upang supuin ang kadiliman. Sa katunayan ay ito rin ang obra na naging susi para kay Hernando Ocampo upang siya ay matanghal o maiproklama na National Artist ng Visual Arts noong 1990. Bukod rito ay ilan pa sa mga obra ni Hernando Ocampo ay ang Promenade noong 1973, Kasaysayan ng Lahi noong 1974, at Mother and Child noong 1954. Ang mga artwork ni Mr. Ocampo ay may malaki at mahalagang naiambag sa Pilipinas. Ang sabi nga ng National Commission for Culture and the Arts of the Philippines, ay ang mga artworks niya ay nakatulong sa mga tao maintindihan at maging pamilyar sa mga masasakit na katotohanan sa buhay pagkatapos ng ikalawang pandaigdigang gera. Nakatulong din ito para buhayin ang pagka-Filipino o pagkamakabayan sa loob ng ilang taon pagkatapos ng gera. Ang kanyang abstract works ang nag-iwan ng mahalagang marka sa makabagong sining ng Pilipinas. Isa nga sa mga artwork ni Mr. Ocampo na nabanggit kanina ay ang Mother and Child. May malaking halaga ito hindi lang sa usaping pera, kundi pati na rin sa sining at buhay ng mga tao sa Pilipinas. Ipinakita niya na ang vision niya sa makabagong sining ng Pilipinas ay hindi puro apocalyptic and alienation and gore. Ipinakita niya ang pagkamalikhain ay hindi lang basta-basta na matutunan ito sa iba. Bagkus, ang mga gambala sa pamumuhay ng isang tao ay ang nagpapahiwatig sa atin ng mga realidad na kung saan ito ang mas importanteng maimulat sa ating mga isipan. Katulad nito ang pagkilanlan sa sarili, layunin sa buhay, at importansya ng pagtutulungan para sa kinakailangan nating pag-asa sa buhay. Hernando R. Ocampo was credited for inventing a new model of structure that evoked the lush Philippine landscape with its flora and fauna, as well as the sunshine, stars, and rain, using abstract compositions of biological shapes to depict them. When observed for long periods of time,
his paintings appear to be moving, like single-celled organisms under a microscope, their outlines throbbing and popping out of the canvas. This illusion was possible because Ocampo utilized fierce and bold colors in his works that serve as the basis of his fantasy and science fiction-esque paintings that put in the spotlight the social inequalities and hardships suffered by the Filipino citizens after the conclusion of World War II, raising awareness to it and sparking the fire of national spirit to the Filipino citizens. Hernando Ocampo contributed a lot to the Philippine society, playing an important role in sustaining the country's first art gallery, the Philippine Art Gallery, and his abstract paintings forever changed the landscape of Philippine modern art.